Hello mga kababayan. So guys, naglitanya na nga si Tibuloy bilang sagot dun sa Senate hearing na hindi niya inaattendan. Ang ginawa niya, voice recording na lang siya. Hindi na niya pinapakita yung mukha niya. Kasi nga mabibisto kung nasan siya, diba? Tapos dito, pinabulaanan niya yung mga babae nagre-reklamo na ginawa niya ng pang-aabuso o yung mga ni-rape niya sa madaling salita. Ang sabi ni Kibuloy, siya daw kasi mayaman, tapos single, ito daw mga to, pinag-aagawan daw siya. Tapos, nung tinanggihan nga daw niya yung mga to, sinampahan na siya ng kaso. So guys, nakita niyo naman sa thumbnail ko, yung itsura ni Kibuloy, nung siya ay umpisang mga abuso ng mga kababaihan, lalo na't may mga rin siya na abuso ng mga minor de edad as young as 12 years old. Diba ang pangit ni Kibuloy kahit sa ang anggulo mo tignan. So ito yung hindi mo na naisin dahil na makasiping. Unang-una yung mga binibiktima niya, mga minor. Siyempre pagka ikaw ay dalaga, tapos medyo kabataan ka, ang focus mo ay yung mga kaedad mo. Ayun yung mga crush mo. Doon medyo tumitibok yung puso mo. Tapos yun ang gusto mong kahit paano. Kung ikaw meron ng urge ng sex, yun ang gusto mong makasex. So dito, pinapatunayan lang na yung mga nagre-reklamo kay Kibuloy, talagang mga pinaghahalay niya yun, pinagre-rape niya. Sabi ko nga si Kibuloy, yung hindi gumagamit ng dahas sa pangre-rape. Kumbaga man, meron siyang tinatawag na mind conditioning. Meron siyang bugaw. Diba, dalawa daw yun, nakalimutan ko lang yung pangalan nung sinauna niyang bugaw. Pero lately, si Jacqueline Roy na bugaw niya. Yun ang magkukondisyon na isang karangalan na ikaw ay pagsamantalahan ni Kibuloy kasi nga siya ang appointed son of God daw, no? Pero appointed son ng devil yan, demonyo si Kibuloy . So bali dito, no, sinasabi ko lang na kung totoo naman pala na ikaw pala ay tumatanggi sa mga to at kaya ka lang kinausuhan kasi nga sa pagtanggi mo sa kanila, bakit di ka pumunta sa Senado, dun mo sabihin yung iyong panig na sa gayon madinig yung side mo, diba? Para may pagtanggol mo yung yung pagkatao, yung reputasyon mo. Lalo na nga na ikaw ay alimbawa, nire-respeto ng mga matataas na senado, matataas na tao, lalo na sa senado, biruin mo, hindi sila attend yung mga senador na kasali sa committee ni Senator Risa Contiveros para lang ipakita suporta sa'yo. Kumbaga man, parang hindi sila atin na para pakinggan yung mga nagre-reklamo sa'yo, diba? Tapos si Robin Padilla pumunta doon para ipagtanggol ka. Hindi dapat mas linisin ni Kibuloy yung pangalan niya sa mga taong ang tingin sa kanya malinis siya, diba? Pero doon sa itsura niya nang siya nagsimula manghalay, no? Pinapabulaanan nito yung alibay niya na siya ay hinahabol at pinagkakaguluhan ng mga to, pinag-aagawan. Wala sa itsura niya ang gugustuhin na pag-agawan ng mga kababaihan. Lalo na yung mga minors, di ba? Yung mga bata na below 18 years old. Yung ba naman mukha kang parang yung pagod na pawis na pawis na naglalako ng sapato sa kalye, di ba, o tsinyelas. Ikaw ba naman pagnanasahan nilang makasex? Kung di ba naman tarantado tong Kibuloy na to? Guys, sinasabi ko lang sa inyo na yung alibay ni Kibuloy ay napakababaw at hindi makatotohanan. So, pinatutunayan nito na totoo yung mga aligasyon ng mga pang-aabuso niya sa mga kababaihan, lalo na sa aspeto ng pangre-rape o pangahalay, na siya nakikipagsiping sa mga to, no? Na meron pang yung sasabihin, huwag mong sasabihin sa iba. Kasi hindi nyo pala alam, lahat pala kayo ginagamit na ni Kibuloy. May kanya-kanya lang kayong schedule.
So guys, ayun na, pinakita ko yung itsura ni Kibuloy sa thumbnail ko na hindi siya ang tipo ng tao na para makipag-agawan ng isang babae. At ngayon, pagtatanggihan ka ni Kibuloy, eh kakasuhan mo siya. Magmumukhang sira ulo ang tao na gagawa ng ganun kay Kibuloy. At hindi yung gagawin ng isang matinong tao, matinong babae na makikipag-agawan sa itsura ni Kibuloy na yun. Diba? O ayun lang guys, and dito na lang ako, and blessings, blessings everyone. Bye!